Nagsalita si Elihu. Ika-32 kabanata. Kinalaunan, tumigil na sa pagsasalita ang tatlong kaibigan ni Job dahil ipinipilit ni Job na wala siyang kasalanan. May isang tao roon na ang pangalan ay Elihu. Anak siya ni Barakel na taga Buz. Mula siya sa angkan ni Ram. Nagalit siya kay Job dahil sinisisi nito ang Diyos sa halip na ang kanyang sarili. Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job dahil hindi nila napatunayang nagkasala si Job at lumalabas pa na ang Diyos ang may kasalanan. At dahil mas matanda sila kaysa kay Elihu, naghintay muna si Elihu na matapos silang magsalita bago siya nagsalita kay Job. Pero nang wala nang masabi ang tatlo, nagalit siya. Kaya sinabi niya, "Bata pa ako at kayo'y matatanda na, kaya nag-aatubili ako magsalita. Hindi ako nangahas na magsalita sa inyo tungkol sa nalalaman ko. Ang akala ko ay kayo ang dapat magturo dahil matatanda na kayo at maraming nalalaman. Pero ang totoo, ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan na nasa tao ang siyang nagbibigay ng pangunawa. Ang katandaan ay hindi garantiya ng karunungan at kaalaman kung ano ang tama. Kaya pakinggan ninyo ako. Sasabihin ko ang nalalaman ko. Naghintay ako habang iniisip ninyo kung ano ang nararapat ninyong sabihin. Pinakinggan ko ang inyong mga katuwiran. Pinakinggan kong mabuti ang mga sinabi ninyo. Pero ni isa sa inyo'y walang nakapagpatunay na nagkasala si Job. Ni hindi ninyo nasagot ang mga pangangatuwiran niya. Huwag ninyong sasabihin na pag-alaman naming mas marunong siya. Hayaan ninyong ang Diyos ang sumagot sa kanya at hindi ang tao. Kung sa akin siya nakipagtalo, hindi ko siya sasagutin na katulad ng mga sinabi ninyo. Hindi na kayo makakibo ngayon at wala nang maisagot sa kanya. At ngayong wala na kayong maisagot, kailangan ko pa bang maghintay? Ako rin ay may sasabihin ayon sa nalalaman ko. Dahil marami akong gustong sabihin at hindi ko na talaga ito mapigilan. Para akong bagong sisidlang balat na punong-puno at malapit ng sumabog. Kinakailangan ko magsalita para gumaan ang pakiramdam ko. Wala akong kakampihan o pupurihin. Hindi ako marunong mambola. Kung gagawin ko ito, parusahan nawa ako ng aking manlilikha."